Ready! Wala pa yung mga... Naka-ready na ba yung mga... Ako kayo ng ano, dahil lugar kayong dalawa. Sino-sino? Okay. Uling ano? Ano pa't na pagpupulong may mga kagawad na ikpig na magsasakdal? At meron na mga... Bong, pagpatakong baba. Ang pinakasalan natin dito, si Kuya JP at saka si Kuya Nap. Ang NAZARETH, tingnan, pakinggan, kunawain at libingin natin ng mga pagkakasalan na mabibigin sa lahat. Open curtain! Hindi maaaring magkaganon! Dapat mamatay! Nagpunta at dumating si Jesus ng Nazareth sa Jerusalem. Nagulo ang lungsod! Subalit iyon ay ating pinagpaumanhinan. At ang mga maangalakal sa patso ng templo ay ipinagtapuyan! Ngunit hindi tayo nakialam o namagitan. Ilang pagkakataon tayong tumutol sa kahihiyang idinulot niya. Tuwing pinaalis niya ang pinapayagan nating nagpapalit ng salapi sa mga puok na sakop ng templo. Tayo ba ay pinakinggan? Hindi! Siya ay nagkukunwang pinayagan nating makapangaral sa banal na templo. Subalit niminsan ay hindi niya kinilala ang iyong kapangyarihan kay Pas. Kailanman ay hindi siya totoo anang napasakop sa sagisag ng Israel at sa banghala ng mamamayan ng Israel! Hindi ako nakatitiyak. Hindi ako nakatitiyak kung ang pakahulugan nga natin ay tama. Ang katotohanan at ang pag-aangad ng mga tao ng bayang Israel. Josep ng Arimatea, ano ang iyong sinasabi? Kailangan bang ilayo natin ang ating sarili sa kanila at ilingid ang tunay na suliranin na ating kinakaharap? Paano natin sila mapapatnubayan ng wasto kung hindi natin nakikita ang nilalaman ng kanilang mga puso? Ang tao ay ahabol sa anumang nababagong bagay. At ang mga kababayan natin ay nahihikayat itong taong si Jesus. At kung wala ang ating patnubay, sila'y maliligaw sa pagsunod sa kautusan. Ang kanyang mga pahayag ay umabot na sa puso ng mga tao. Ito isang bagong pananaw na tila sumasagot sa ating inaasahan ng kabutihan, ng kadalisayan, at ang pisa ng pagpapakumbaba. Ang lahat ng iyan ay nadinig na natin noong una pa kay Juan Bautista at sa dandang iba pa. At bakit nga hindi? Ito ang kagandahan sa ating pananampalataya na ito'y palaging pinananatiling buhay ng mga bagong ideya. Haka o kaisipan? Ipong yan ang kaisipan. Manghihikayat ka na lumabas sa mga uwag na propeta! Anong mga di ka panipaniwalang mga tao tayo? Ngunit mapagpainbabaw, mapagkunwa, taot sa pagbabago ay mapangusap at maunawaan ng bawat henerasyon. Subalit kapag lumitaw o lumabas ang isang uwag na propeta na may nag-aalab na pananampalataya at nag-aapoy na mga pahayag, ipinapako natin siya at sa kabinabaluktot ang pako! Tama! Tayo ba ay bababa at mapititik sa kasaysayan bilang isang lahi na pumapatay at nagwawasak ng kanya ring mga propeta? Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng kababalaghan ng taong yon kung siya ay ating pababayaan. Mananampalataya sa kanya ang lahat. At kung magkagayon, paparito ang mga Romano at wawasakin nila ang templo upang siya ay tawaging Mesiyas! Siya ay namastahan sa Diyos! Sa siyang tao nagpapanggap! Walang pahundangan kung mausap! Siya ay walang pitanan! Isang impostor! Pakiusap mga kapatid, pakiusap! Digtaan natin ng filosofi kung pa... May pangil! May pangil ng filosofi kung pangatoy! Natila isa man sa atin dito ay hindi nakahandang salang-alang! Ano yun, Nicodemo? Ang posibilidad na si Jesus ng Nazareth ay maaaring sa katotohanan ay ang Mesiyas na inihintay ng ating mga kababayan. Ang taong iyon ay nilito ang hula, buong ingat at talinong hindi nilaktawan kahit tugdo upang turulin ang sarili sa mga hula. Narinig ko na rin mangaral itong Jesus ng Nazareth. At ang tanging alam ko, ako ay naantig. Mula sa aking katawan ay tumaas ang aking diwa.
at tila nakikita ko ang mga kababalagan na isang bago at nakasisilaw na liwanag. Natalos ko ang mga kababalagan na ang Diyos ay maaaring sumakanya at sa pamamagitan niya ay sumahati. Nakamalayan mo ba ang iyong sinasabi, Vice Lord Nicodemo? Anas, huwag mo siyang gambalain. No! Hayaan siya ang mga pangusap. Ito mo, Maestro Nicodemo. Ang pagdating ng Mesiyas, ang pinakapuso ng ating pananampalataya. Bakit hindi dapat na dumating siya ngayon? Bakit tayo nag-aakala ng ating tagapagpalaya ay ahayag sa kaluwa? Tayo na mga buti lamang ng buhangin, tinatadatinihipan ng angin. Maestro Nicodemo, palaging nasa iyo ang aking pagpipitagan. Paano ko dapat maunawaan ang iyong ginagawang pagtatanggol sa taong ito? Natila ang pakay paghati-hatiin ang ating mga mamamayan. Kahit pa nga, ang mahal na kapulungan ito ay napunit. At napagbaha-bahagi niya. Ang Jesus ng Nazareth nito ay hindi pangkaraniwang tao. Ano? Subalit, wala man lamang ba kahit sa inyo ang nakakaunawa ng kahulugan ng mga bagay na ito? Hindi mahalaga ang sinasabi ng Galileo ito. O maging ang tinatawag nilang mga himala. Kahit pa nga ng kanyang mga kaibigan at mga tagasunod. O ang mga taong naniniwala sa kanya ay tinatawag siyang Mesiyas ay hindi mahalaga. Nang taong iyon na ipahayag, napakabigat sa aking loob na ligkasin ito. At ipinahayag na siya ang anak ng Diyos. Maestro Nicodemo, sa iyong nakilang pananampalataya at ikaw, Josep, na pinakatapat sa lahat ng tao, ay naniniwala kayo na siya nga ang anak ng Diyos. Katumbas, katulad ng Diyos, kung hindi siya ang anak ng Diyos, sino ang Jesus ng Nazareth nito? Siya ba ay isang propeta? Tanging huwad na propeta lamang ang mga ngamkam sa kapangyarihan ng Diyos. At magsasabi si isang taong paulit-ulit na nagkakasala na siya ang makasalanan ay pinatawad na. Sa buong kasaysayan ng ating lahi, ang mga huwad na propeta ay naging salot sa Israel. Ang taong ito na pinapanindigang inaangkin ang kautusan ay inililigaw ang ating pundamental na paniniwala. Hindi na hihintayin ng mga Romano na makuha natin ang kasagutan sa bulong ito. Ang propetang iyon ay dapat mamatay. Ang Jesus ng Nazareth na ito ay isang buwad na propeta at isang lapastangan. Hindi ba higit na mabuting isang tao na lamang ang mamatay kaysa isang buong bansa ang maglaho? Natapuat sa ilalim ng pagkakasakop ng Roma kay Pas, ang mga mamamayan ay maaaring magpatay ng kambing, ngunit hindi ng tao. Kung gayon, dapat siyang ipagsakdal at patunayang nagkasala sa mga Romano. Ngunit kay Pas, yan ang mapanganib kung ito'y ating pagpapaliban. Kahit pangagano ano ba ang kanyang pagkakasala, hindi natin dapat basta ibigay ang isa nating mga sa nating kapatid. Pagkaraan ng Pasko, kayaan yung himuking ko si Jesus na pumunta rito at ipaliwanag ang kanyang mga nang sabihin niyang siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, maghahanap tayo ng lahat ng pagkakataon na may pagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit kay Pas, nabang mapanganib kung ito'y ating ipagpapaliban. Alam nating lahat kung anong hakbang gagawin ni Pilato kung magpapatuloy ang kaguluhang ito. Sera! Kailangan madakip si Jesus ng Nazareth sa kaawas na ito. Kung ang mga tao, tanod ay patuloy na maghahanap sa kanya ngayong gabi. Ang paghahanap ay lilikha ng ligalig sa buong lungsod. Hindi sila tumitigil sa iisang buo na mayigit sa isang gabi. Walang nakakaalam kung saan siya at ang kanyang mga tagasunod nagtatago. Alam ko ang paraan kung paano sila matatagpuan. Sera! Sera! Huwag mong kalilimutan. Si Jesus ng Nazareth ay isa sa ating mga kapatid. Paalam! Paalam! Superman!